Aywa mga sadik, welcome back sa akin channel, Mets Meeting Hero. So ngayon po ay full review po ako dito sa gitara po natin na bago na nakuha ko po sa doon po sa online through Facebook. So ilagay ko po siya sa pangalan ko po at sa ito naman sila ay maganda talaga. Tsaka ano sila, very accommodating din sila sa mga customer nila. So i-shout out ko po si Soundboard Musical po Instrument, yung online shop nila sa Facebook page po, Soundboard Musical Instrument. Message nyo lang sa kanya, direct lang, direct kayong message sa kanila. At saka yun, baka usap kayo doon na maganda-ganda gitara. Ito pong gitara na po ito ay Nashville po. Nashville po siya. Nakita nyo po. Yan. NV Nashville. Saka yung model niya po ay NV 401C. Ito yung model niya. Tapos itong gitara na to maganda po sa murang budget lang. Oh, kayang-kaya po sa bulsa niyo po. So, ang i-demo ko to ngayon, meron akong video mamaya pagkatapos ko sa demo niya sa mga ano natin. Ang demo natin niya ay yung tunog niya po. Gamit ko po yung audio interface ko sa cable niya na libre. Ito po. Oh. Sa nakagandahan lang dito, may pick up po siya, EQ. May built-in po siya ng tuner po. May built-in tuner po siya. Nakagandahan po lang ano. Ng Nashville ng gitara ko. So itong gitara naman to, kung ilagay po natin dito sa body niya, ilagay natin sa body, body niya po ay maganda, sulit para siyang mga mamahalin na klase din na mga gitara. Meron kasi ako mga gitara dati, yung mga may Yamaha, kasi acoustic yun tsaka classical ng Yamaha ko. Kaso wala siyang pick up, yun ang problema doon. Nandun na sa mga pamilya ko po, binigay ko na. Ito naman, itong gitara na to ay regalo ko sa una kong sahod ng YouTube. Magkano lang nakuha ko sa YouTube ko, maliit lang. So ito lang nakasya niya. Ang gitara na to ay naghahalaga po ng 3,489 po. Hindi ako nagkamali doon sa online po. So mura lang talaga, di ba? Mura, tsaka solid. Tingnan nyo lang din dito sa ano niya, itong tuning ng pad niya dito, steel na rin, steel na siya, pati dito steel na din. Yung fretboard niya, solid din. Maganda rin yung ano. Oh, yung string, hindi ko lang alam kung anong brand ng string, pero okay na din siya, di ba? Meron siyang libre na string, capo, cable, libre na po siya. Case, may casing na rin po siya. Okay, ano pa ba yung ano natin? Yung bridge. Yung bridge naman po. Ito kung nakita niyo, yung bridge po. Ito naman na klase na kahoy, ano, iwan ko anong klaseng kahoy na to, pero medyo ano lang siya na kahoy. Kasi mumurahin lang nga, di ba? Mumurahin lang siya. Pero maganda. Sulit na sulit po. Oh, dun sa sound. Anong page na yun? Ilagay ko lang po ang link niya po lagi dyan. I-shout out ko talaga sila kasi nagustuhan ko talaga yung soundboard po. Soundboard siya. Yung page nila. Ilagay ko po dyan sa the description link. So yan. Ito yung nagustuhan ko sa gitara na to. Kung ibabase natin sa quality niya, 1 to 10 sa presyo niya, makasabi talaga ako ng 10 sa presyo niya. Pero ikumpara naman natin dun sa mga mamahalin talaga na gitara. Mag-ratio ako sa 1 to 10 talaga niya is 7 pa rin po. 7. Kasi matagal na rin po ako nagigitara. Since 1997. Talagang makasabi ka na kung anong klaseng tunog sa gitara na okay ba siya or hindi. Hindi ba siya patay or hindi ba siya sobrang ano nung din. At yung ano naman din niya, yung space naman dito sa string mo hanggang dito sa frets mo dito ay okay lang din niya. Hindi siya masakit sa kamay. No, di ba? Kung papalitan mo to ng string na medyo
magandang string, mamahaling string, mas lalong gaganda, di ba? Pero ang body niya, murang-mura lang. Kasya-kasya sa budget niyo. So, magdi-demo tayo ng kunting demo lang sa tunog niya po. So, yung sounds po ay galing po sa pickup niya. Galing sa pickup dito. Papunta po sa interface ko po. So, ito yung tunog niya. Meron pa akong demo sa Facebook doon sa sound doon sa page ng soundboard. Meron akong demo doon na true phone lang. Tingnan niyo, pakinggan niyo doon yung ano, yung demo doon, maganda yung tunog niya. Sa gitara na wala siyang pickup, true phone lang na pagka-record. So now, so mag-testing tayo ng mga gitara, ng tunog para marinig niyo yung mga anong tunog niya talaga kung magamit kayo ng pickup sa kanya. Okay? So start tayo sa strum. Strumming po. Ayos yung tunog niya. Lagyan natin siya ng plucking style with pick. Go. Kung magkamali, hana na po. Yeah. Ayos din yung picking style niya. Doon naman tayo sa finger style naman. Finger style, nilagyan ko lang to ng double-sided tape para sa pick ko po. Depende sa inyo kung anong gagawin niyo, para dito lang siya. Okay, so finger style na lang tayo. Pabihira na kayo. Pasensya na kayo sa sana kasi maliit lang kasi yung kwarto. Kung anong kwentuhan doon, marinig talaga eh. So, dito na lang. Okay. Yan, ang finger style niya. Sana okay yung pagka-record natin sa kanya, no? Di ba? So, walang edit po yan. Hindi ko nilalagyan ng edit para direct po talaga yan na record dun sa ano natin, system natin. So, yan na po yung finger style natin. Tapos na tayo dun. I-try naman natin po yung power chords naman niya kung okay ba yung tunog. Okay. Bon. Ayos din yung power chords din ang gagamitin mo. No. Oh, di ba? Ayos yung power chord niya. So, talagang sulit na sulit yung gitara na to. Isa pa, i-try natin siya sa mute. Mute style na pagka-gitara. Mute naman tayo. Kung okay ba siya. Yun. Mute, okay din. Okay din yung mute niya. So, mag-try tayo ng
Reggae style, reggae style. Talagang sulit po na gitara po talaga. So nakasabi ako sa kanya na ang ganda, ayos. So kung gusto kayong bumili, no, shoutout ko kung gusto kayong bumili ng gitara, oh, punta po kayo dito sa binanggit ko po sa Soundboard Soundboard Musical Instrument Shop. Okay, yan, dami silang gitara dun. Tsaka yun si Sir Minsel, pakita ko na lang yung mga image dyan na yung mga sinishare ko yung unboxing doon nung pagdating kahapon. So, pinakita ko na lang doon sa inyo dyan para ano nyo. Yun, accommodating din sila. Ang bait po ni Sir makiusap, lalo na po kay Ma'am din. So, kung gusto nyo bumili, contact na lang kayo directly sa kanila doon sa page nila. Yun lang po masasabi ko. At saka, pagkatapos ko po nito, meron po akong i-review sa gitara po para makita nyo yung mga zoom in po niya. Natapos ito. So hanggang dito na lang po. Mitch Bitingero. Sa susunod na video, sana masubaybayan nyo ako. Umpisa na tayo ulit sa content ko po. Okay. So, Mitch Bitingero, proud to say goodbye.